Magandang araw po. Ito po si Mai ng Mai Update TV. Isa na naman pong pag-usapan po natin ngayon. Ito po ay karugtong nung nakara natin video. Ito na yung what's next. Ano na susunod ng moves na mga kalaban ni Bibi Sara? Ito na po yun. Ayon sa pasabog ni Maharlika, ay nag-iwan po ng marching order labang kay Bibi Sara bago sila tumuloy ng California. Ano po ito? Bago po natin pag-usapan po yan. Kung kayo po ay bago po sa ating pong channel, kayo po ay aking pong inianyayahan na mag-like, mag-share at mag-comment sa ating pong comment section kung ano po ang inyo pong saloobin sa ating pong topic po ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating pong video ngayon, ang ating pong topic, ay inanyayahan ko po kayo pindutin ang subscribe button po sa ibaba. Ito po yung malaking tulong po sa ating pong channel. Sa nga po pala, meron tayong shoutout. Shoutout daw po sa Team Bangis sa FB. Yan. Hello po sa inyong lahat sa Team Bangis. Okay, diretso na po tayo. Ang ating pong pag-usapan po ngayon ay isang pasabog po ni Maharlika na bago umalis ang Kuting at ang Jahas ay nag-iwan po ito ng marching order. Ang marching order na to ay mabubulaga kayo. Na talaga palang malayo pang election ay ginagapang na nila si Bibi Sara. Bakit? Kasi siya ang pinakamalakas na contender na makakalaban nila. Sa Game of Thrones ay para lumakas ang hari ay aalisin niya lahat ng mga balakid sa kanyang daanan. Para masolo niya at siya po ay matiwasay na nakaupo sa kanya pong trono. At bakit parang natatananta sila na alisin agad si Inday Sara? Bakit? Nagka-amnesia na ba ang BBM administration? Sina Tambaloslo sa kanyong at saka si Tamba Jr. na ang tumulong sa kanila kaya naging presidente si BBM ay si Inday Sara. Dahil sabi nga ni Attorney Harry Roque, kung naging gahaman lamang sa kapangyarihan si Inday Sara, ay malamang si Inday Sara ang presidente natin ngayon. Ang magtatanding pala talaga sana ay si Sara at si Aimee. Kaya dapat Duterte Marcos. And just so happened na nagkaroon ng nambubudol lang yan si Manang, sabi ni Sir Zorro. Yan. So, Sir Zorro, ito ang mga eksena. So, na hindi pa ito narinig sa channel ko. So, nung time na yon ang mga eksenang ganap, pumusta na pala si Lisa Ahas Araneta Smugs. Ginamit niya itong si Christina Frasco. Ito sila Gwen Garcia. Remember, Frasco is the chief of staff ni spokesperson ni Inday Sara. So grabe ang nagtraidor kay Sara and you Duterte supporters, even your Duterte supporters. Okay? Doon sa mga nakikipaglaban para sa katotohanan o para sa taong bayan, you just listen. So lingid sa kaalaman ng mamamayan, ay pinupush na ni Lisa, tumataya na si Lisa kay Gwen Garcia at saka kay Frasco para i-push ang partnership o ang tandem din ni Sara kay Kuting. So yan pala ang mga eksenang kaganapan. Ngayon, ang nangyari, di ba, ligaw-ligaw kay Sara at si Senator Aimee din, ligaw-ligaw at siyempre gusto niya rin tumakbo yung kapatid niya at dahil nga i-redeem nila yung family name nila, di ba? Name lang pala, akala ko i-redeem nila yung kahirapan ng Pilipinas. Mula sa kahirapan ay para sana sa karangyaan. So yun yung eksena doon hanggang sa kaya ako sinasabi yung tukol kay Frasco, kaya magtaka kayo bakit hindi matanggal-tanggal si Frasco kahit nagkaroon ng kapalpakan, anomalya sa Love the Philippines na stock footage yung mga ginamit nila. Kasi ang lupit pala ng kanilang kapit kay Lisa dahil ang laki ng utang na loob ni Lisa Ahas para ni Lisa Ahas dito sa mga Garcia na to and Frasco para linlangin si Inday Sara. And I hope this time, and I know for a fact,
na alam na ni Inday Sara at even si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, ganun, nabudol sila, dalawa. Or sabi nga ni Sir Soro, nambubudol lang daw si Senator Amy. Okay, ganito ang kwento, mga hitad. Kanina ba yun? Yeah, kaninang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa atin. Nagkakagulo na raw ang mga demonyo. Anyway. Okay. So nakatanggap ako ng tawag mula sa atin na malupit ang ginagawa ngayon o habilin ni Kuting ng Norte. Actually, tatlong tao to eh. Di ba? Una, sunod-sunod. Sabi ko, ano ba nangyayari? I'm tired pa ako sa mga eksena ko. Tignan mo yung boses ko nga. Sabi ko, pwede ba rest muna ako ng bonggang-bongga? But anyway, nakausap ko sila. Number one, yung tungkol sa ginagawa sa Congress na kung saan. Ay, ba't nawala? Okay. Na kung saan, mga palangga, nag-uusap na, o hindi nag-uusap, nakita nyo naman sa ano yan, di ba, sa balita, na ang habilin ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa Congress sa pamamagitan, okay, ng mga alipores niya at syempre sa kanyang, you know, isang ahas na si Tambaluslos, ay gawa ng paraan isulong ang impeachment laban kay Sara sa pamamagitan dyan sa confidential fund na yan. Isulong tapos nasa labas sila ng bansa, 'di ba? Ngayon nandiyan sila ngayon sa San Francisco na kung saan ay hinighlight lang nila yung kumpol daw na tao, pero ang totoo inipon-ipon lang nila 'yon. Okay, balik tayo mamaya. Ano yung habilin? Ang habilin ay i-push ang impeachment kay Sara at ang mga taga mga Congress na dating Duterte supporters ay dapat mag-iwanan na ang Duterte. Yan ang habilin. Even before pa siya umalis, habilin ni Lisa dito sa mga kaalyado ng Congress. Kasi nga naman, bakit si Sara ba ang kanilang target na para i-impeach? Right? Kasi nga, kapag natuloy ang speak up day, sino ba papalit kay Kuting? Eh di ba? Si Inday Sara. So kung ang target natin ay ahas na si Lisa, na siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, na hindi naman siya binoto. Actually, kahit smartmatic, hindi siya binoto. Na dapat ay impeachable. Pero inuunahan na nila sa pamamagitan, naggamit ang pera ng bayan, na kailangan ma-push ang impeachment kay Sara. Ito yung nangyayari. Ngayon, ano nangyari? Ayon sa ating natanggap na mensahe, direct from inside the palace, kinausap ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, at ni Inday Sara, walang iba, sino? Ang Kuting ng Norte, si Marcos Jr., bago sila lumipad papuntang dito sa San Francisco para magkalat ng kapike-pike ang kasinungalingan na naman. Napurihin na naman ang mga taong, mga Filipino-Americans dito, Eklabush. Okay, ano yung pinag-usapan? Kinausap ni Senator Amy at ni Inday, pero more on ang statement is from Senator Amy. Okay, na nating naulinigan, mga palangga, kasi may mga puting asa kong magapang dyan sa mga kanto-kanto ng ano eh, ng Malacanang. So anyway, na bakit, parang ang eksena, hindi ito exacto sinabi ni Senator Amy. Ito lang yung content ng mga pag-uusap. Na bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na ganito kaaga na tatraidorin si Inday Sara? Na kung hindi dahil kay Inday Sara, ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ka naging presidente, Kuting. Okay? Yun ang sabi doon ng ating puting ahas na nakikiusap, nakikipag-dialogue itong dalawa, okay, dalawang mag-BFF na parang awatin
Or bakit ganun ang nangyayari? Bakit si Sarah ay ginagapang na nai-impeach? Okay? Nagamitin itong confidential fund issue niya na mas malaki ang confidential fund ni Bongbong Marcos Cutting Jr. na ginagasta ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Hindi pa siya makontento sa smuggling business niya with Michael Ma, sa pulboronic niya with Sayarot, ananag, kung sino-sino pa. Pero ang kanyang confidential fund ni Cutting, bakit? Hindi, you know, kung fair ang Congress, if they are for the people, for you guys, fine. Bakit hindi gapangin itong presidente din? Dahil mas malaki ang confidential fund niya. Billion. And you're talking about 125 million ni Sarah, di ba? Sa Department of Education na naipaliwanag niya na. So, ibig sabihin, ang mga nasa Kongreso talaga ay palamunin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera ng mga budget sa pamamagitan ni Speaker of the House Tambaluslos. And ano nangyari sa pag-uusap? Ano sabi ni Cutting, mga palangga? Wala daw siyang magagawa. So ibig sabihin, tarantado, buwaka ng ina. Matapos gamitin, tandaan ninyo. Nung ako ay pinagtatanggol ko si Cutting, napaka-vocal ko sa inyo, I'm not for Inday Sara. Sinabi ko yun. I'm not for Inday Sara during that time. Dahil gusto ko si Cutting. But this time, ang ginagawa ng buwaka ng inang Marcos Jr., matapos niyang gamitin si Sara Duterte, ngayon ito pa ang gagawin ng kanyang asawa at sila para traidorin at utusan, habilinan ito mga buwaka ng Jeremes sa Congress para gipitin o i-impeach si Sara Duterte. Mag-file ng impeachment complaint. Ang question ko, kung si Sara lang ang katangi-tanging may confidential fund na nabigyan at the rest of the congressista, senators, lahat sila ay wala, then karapat-dapat siya na talagang panagutin. At kung pwede nga lang, stone to death. Kung siya lang ang katangi-tangi. Pero jutang Jenimes, mas bilyon ang perang binababoy, ginagasto sa polboron, dinadala sa offshore account nitong buwaka ng Jenimes na si Liza Smugs at si Cutting at kanyang mga alipores. Tapos isi-single out si Sara Duterte dahil sa paghihiganti ni Liza Smugs dahil hindi na-appoint ang kanyang asawang polboron as Department of Agriculture Secretary during Duterte's time. And that is first-hand information. Mismo sinabi sa akin ng jutang Jenimes na Lisa Ahas Pulboronic sa akin mismo na Maharlika, let's push Duterte to appoint my husband. Kasi hindi naman nakaka-apekto yung electoral protest. Yan po ang next move nila. Ang impeachment kay BP Sara. Yan po ang ating pong topic ngayon. Kung ano man po ang inyong pong saloobin sa ating pong napanood ngayon, ay malaya po kayo makapag-comment sa comment section at ating po itong babasahin sa ating pong susunod na video. Ito lamang po. Magandang araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat pa kayo lagi at bye-bye.